usapa. Pero yung kaluluwa mo, hindi mo pinag-uusapan. Yung kaluluwa mo namatay. Kahit na napakasama mo, sasabihin mo, napakabuting tao niya. Napakabait niya. Yung pagkakilala mo sa kapwa mo, o sa sarili mo, pero yung tunay mong katawan, hindi mo alam. Kaya ano ang sabi sa 1 Corinthians 2:11, sino ang nakakilala sa mga bagay ng tao? Kundi yung Espiritu, ano, nasa kanya. Ayun lang ang mga nakakilala eh. Yung tao mismo, makakilala ito kung kinat, kung alam niya kung paano niya kilala. Yung sa atin pa naman, tinuruan tayo kaya tayo nakilala eh. Nakilala natin yung ating katauhan pa naman dahil tinuro sa atin ito ng una ng ating mga magulang. Di ba? Kaya nakilala natin yung sarili natin. Pero sa natawag na pagtuturo ng Biblia, hindi lamang tao ang labas. Ang dapat nating pag-ingatan, kundi kasama na rin yung tao, pagkataong ulo. Diba? Diba nag-ingatan yung buo na walang kapintasan? Sino yung alin? Yung inyong espiritu, yung inyong kaluluwa, yung inyong katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit yun ang sinabi ni Pablo? Kasi alam ni Pablo, gusto natin lahat na makabalik sa dati nating kalagayan. Ano ba yung dati nating kalagayan? Perfect. Nung nag-hate tayo ng Diyos. Perfect. Man, when he was created by God, he is perfect. Ilang beses ko. Tatanungin ko ulit kayo. Where is the book, chapter and verse? Namamukmatan mo natin yung salitang perfect. Man is perfect when he was created by God. Hindi kasi kayo nag-take ako. Genesis. Ezekiel, chapter 28, verse 15. Ezekiel 28, 15. Pakibasa. Ikaw ang nagpasa natin ito eh. Ikaw, yun yung talatang yan. The man is perfect when he was created by God. Bata! Ikaw ay sakdal sa iyong kamalakas mula sa ang mga ikaw ay darating. Hanggang sa kalitipan ay nasa lahat ng tao, sakdal ng lalangin, buhat ng lalangin siya ng Diyos. He is perfect. Kung babae, he is perfect. Hanggang kailan? Hanggang sa paglalang sa'yo. Perfect eh. Bakit kaya hindi naging perfect? Hindi, yun nandiyan muna, yun nandiyan. Totoo, yung kasalanan ang naging dahilan. Ano ang naging dahilan? Hanggang masumpungan ka sa kalituan. Yung malalagay? Kaya kung hindi ka pa nagkakaroon ng kalituan, hindi ka pa naghihimliko. Sa English yan, unrighteousness. Ibig sabihin, ikaw ay perfect. Isa yung sa kakanyahan mo bilang tao. Kaya yung katuruan mo walang perfectong tao, mga taong ano yun, hangal, mga taong hindi naiintindihan yung kanyang buong pagkatao. Mga taong hindi nagsasalitsik ng kasulatan. Kasi hindi sila sumusunod sa Diyos. Tingnan niyo, 4:22 ng Jeremiah, para makita niyo kung bakit sinabi kong mga tao yan ay mga taong humal. Yung mo sabihin mo ng perfectong tao, eh siya nung buong nalalangin niyo siya ng Diyos, siya ay perfecto. Jeremiah 4:22. Babalikan muli natin yung talata na yan. Tandaan nyo yan. Isa yan sa mga best to remember. When we pagtatpisag-aralan na natin ang Espiritu. Jeremiah 4:22. Sapagkat ang bayan
mga tao niya, sinabihan ng Diyos, tao niya yan. Bayan niya yan, yan yung bayang Israel. Dumating ang panahon na ano, sinawag sila ng Diyos na